Well, lahat kasi ng mga reklamo ng ating mga victim survivors ay kay Quiboloy mismo at sa mga taong malalapit sa kanya. So, continuing to observe due process, hear the testimony and any evidence of all sides. Pero nakikita at naririnig ko naman sa unang dalawang pagdinig pa lamang ang bigat, ang timbang ng mga testimonya na nagko-corroborate pa sa isa't isa at mga ebidensyang hinaharap ng ating mga victim survivors laban kay Quiboloy. My direct message to Apollo Quiboloy is the same as when we started. Humarap kayo dito sa investigation na ito. Well, yun ang sinabi ng Bureau of Immigration per official records nila na kahit naman daw private jet ang ginagamit ni numang subject person ay dadaan talaga sa sistema nila. And as far as they know, July 2023, huling lumipad si Quiboloy, that time, pabalik dito sa Pilipinas. And then on the strength of the Senate subpoena, sinabi ng Meron kasing lumabas na balita nung nakaraang linggo na may impormasyon na tumakas na daw si Quiboloy papuntang China. Pero per yung official information ng BI, walang ganon or wala pang ganon.